Where is your hair, Nathan? Where is Nathan's hair? Can you touch your hair? Touch your hair. Oh, you're looking at the bottles. Sige, let's get them, ha? Nathan. Ooh, how many bottles? Let's count. Let's count. Ginaya niya yung una ko. Oo nga. Na, sabi ko, one. Okay. Basahin ko lang ng mabilis itong progress report where you can pay with that first. So, tuloy-tuloy po itong OT niya. Hindi naman siya nag-stop. Pero once a week na lang. Okay. So, OT. Wow. Once a week. Tapos yung speech. Wala. 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 So, nabawasan. Pero meron pa rin. Nawala po siya, tapos bumalik. Bumalik. Tapos, ano, ngayon nagde-decrease na uli. So, bakit bumalik? Ang hirap na tanggal. Ayun na lang yung ano niya eh. Ayun na lang yung nakikita sa mga bilis niya. Pero, pag tinatawag niyo po, bumakanta na siya. May lyrics yung ganun. Yung sa school. Intentional delaying tactics. Oo, magaling siya doon. Paano na siya makipag-usap sa inyo ngayon? Nakikwento na ba siya? Ay, wala pa siyang ganun. Paano na siya magsalita? More on asking. More on asking. Oo. Kasi hindi niya duro sa OT na approaching sa shoulder. Tapos di, mommy, give me, tapos yung, give me water. Give me, bagay. Okay. So, sasabihin niya, give me water. Mm-hmm. Natatawag niya na ba yung sarili niya, ako, or I? Tinatawag niya ba yung sarili niya, Nathan? Oo, kapag ano, yung magbabagay. Bye, Nathan! Bye, Nathan! Pero ang ibig sabihin niya, magbabagay na si Nathan. Oo. So, tinatawag niya yung sarili niya na Nathan. Oo, alam niyo siya si Nathan. Hala? Si Nathan. Oh. Ito na lang. Si Mr. Cops. Favorite niya pang gawin niya. Nakamagasag to. May plastic na lang. How many? Kanina nag-count siya hanggang 3. Actually, hanggang 20 na yung binibilang niya. Hanggang 20? Oo, oh, yung counting talaga. Tapos yung ano, recognition sa identification. Kung 200 na kami. Pero nihirapan lang siya sa 3. Sa teen, sa peak. Na 13, 13 ganun. Kasi nalilito siya doon. Ang tin niya, tea pa rin. Okay. Sige, isa-isahin natin yung mga nalilito sa kaya nyo. So sabi mo, meron na siyang mga give me, ganun. So ibig sabihin, meron na siyang short na sentences. Mm-hmm. Pero wala pa siyang kwento. Okay. Yung magsusumbong siya, sasabihin niya, teacher, Galit, or John, Agaw. Wala. Wala pa. So, yung mga puro request pa, yung mga rehearsed na request. Alam. Wala pa siyang expressive. So, rehearsed. Pag tatanungin niyo siya ng
questions, for example, you want, sasagot na ba siya ng yes or no? Say yes and, or no try. What is this? Sinabi mo, see, thank you. What? Hindi niya lahat sinasabi. Pag sinabi mo, say, correct. Say, sige niya yung hi. Yes. Pero kapag, ano, ang tanong mo sa kanya, yes or no? Kapag may or, parang, sasabihin niya din yung or. Boy or girl? Sasabihin niya, boy or girl? Okay. Nalilito siya pag ganun yung tanong. Pag ganun yung tanong. Okay. Pag may choices. Pero sa bahay na ako, request na siya water, milk, yung mga nasasabi na siya mga food or drinks. Kumusta siya sa school? Ito pala. Ilan yung classmates niya doon? Five. Natatawag na niya yung classmates niya sa pangalan. Pati sila teacher. Sa hair. Drink yung dahil, Nathan, drink. Nag-drink na siya. Oh, eat siya, eat. Eat siya, eat. Eat. Ah! Sarap! Wait. May sound effect pa. So, tracing sila, tsaka coloring. Yung Nika, nasasulat niya kahit walang kinokopihan. Ini-espera niya habang sinusulat niya. Actually, buo na may middle initial pa siya. Oh, very good. Can write it, ha? Dati ayaw niya mag-write. Saka dati hindi ganyan yung sitting span niya. Kailangan nyo nang ipag-build niya. Splash na lang po lang. Hindi yan ganyan matagal niya. Dati. Ayer, ha? Like this, ha? Look. Look. Here. Color. Color. Sit down. We put it here. Put this, okay? Color. Okay. Color. What color? No. What color? A puta. Color. What color? A puta. Nathan, what color yan? Jesus.
ano sabi ng iba niya? Actually, alam niya lahat yung color niya. Alam niya lahat yun. Ayun sabi. Sige. Kasi basta pag sure ka, check ko yan. You know what color? What color? Color? Sa inyo, madali lang siyang pasunyan. Saka madali siyang sawal. Kaya niyo po niya mag-bihis. Na-practice niya. Oo, sa mga school, kasi araw-araw sila din na sila. Masak siya, nahihirapan na ano. Toothbrush, hindi niya talaga nababrush. Parang sinisiksik niya lang sa... Car? Here. Siya sa classmates niya? Hindi. Hindi pa. Sa pagkain, wala kayong problema. Wala kayong problema sa pagpakain. Sa gulay lang. Gulay lang. Pero magana naman. Sobra. Sobra. Safe. Ah, pakawin chips na. Pakawin na, Nathan. Move.
What is this, Nathan? What is this? Alam niya ba ito? Sabi niya. How about this? Look. Train. Train. And this? Nasabi niya na pala. This one? What is this? Ginawa niyo ano, parang obstacles siya. This one. Hammer. This one. Cup. Tea. Very good. Ayan yung gusto niya, identification. What is this? Say. How? What is this? Look. Color. This one. Owl. Okay. Hindi niya lang nabuhay yung shop. Sense! Wheelbarrow at saan nyo na po siya sa bahay? Tapon mo ko. Hindi mo ito kay daddy. Pero lang na mag-wash ang hands. Kaya nang sabi niya kanina, 3 years old siya. Nalito lang ba yun? Kasi kaka-birthday lang. Alam niya. Hindi. Alam niya kung ito. Alam niya na. Kasi bago siya mag-4, pinractice ko na siya ng 4. Kaya niya mag-button. Brush. Sinisip-sip pa. So, kailangan mo pa ulitin. Ako talaga may solution. Pero alam niyo sa mot. Meron ba siyang bisikleta? Wala. Or may nahihiraman siya? At nung gulo? Pag naglalaro ba sila sa school, nakakatalong-talong na siya? Kaya naman niya. Oo, medyo mabigat lang yung katawan niya. Pero actually, yung isang kaya niya na yung ganyan. Oo, pero medyo ina-assist pa siya. Pero kaya niya. Kaya niya umakyat baba ng hagdanan. Which one is big? Get the big one. Nathan, get the big one. Style. Nathan, get the big one. Okay. Let's pack away this one, huh? Okay. Which one is big? Can you give me the big? Give me the big one. Alam na ba niya? Dito pa. Hindi pa masyadong. Di ba? Okay. Pack away. Put inside. Asla.
say. You got that one in. Howie. You can walk on the missile shapes in the window. You can pack away shapes. Kailangan din firm. Kaya lang, kasi iiyak. Mas gusto kong mapagawa sa kanya kaysa. Kailangan ko kasi makita kung anong kaya niya gawin. Kaysa magpilit akong magpaka-firm sa kanya. Kami matagos. Alam ko naman kaya niya. Kaya lang may gusto siyang ibang gawin. Kaya actually, chinek ako. What shape? Sa bahay ko, hindi naman ko napapadalas na nakikita niyong tumititig. Yung parang natutulala na hindi kayo narinig. Hindi mo. Wala namang ganun. Kasi iba yun na, pag maging ganun siya, magpapatingin kayo kaagad kahit na hindi pa niya schedule. Wala naman siyang ganun. Wala namang sinasabing ganun. Yung parang... Natulala na? Oo, natulala. Bakit nagaganon ba sila? Usually between 2 to 5. 30% sa kanila nagaganon. Ano yun? Form ng seizure. Pero ano? Baga silent. Gising. Silent. Mild. Kapag ganon, kailangan pa rin gupit. Dumutin kahit silent. Kasi nakakabagal yun ng development. Parang gumabagal yung function ng brain. Doon pa rin po siya mag-aaral next year sa parent kid. Opo. Sino sa class ngayon? Five. Meron na siyang yung parang paborito niya na lagi niya sinasabi yung pangalan. Yung classmate. Wala naman. Wala pa. Kasi pinilala niya rin lahat. Nahan. Pakaway na, Nathan. Sige, bye. Pakaway na. Uh-oh. Bye, shapes. Go. Give me. Shapes.
gagawin yan? Lalo sa language kasi ang dami sa language. Kasi last time, one to one and a half lang siya eh. Ngayon, magto two and a half na. Sa self-help skills and personal social skills, last time 2 years, ngayon 3 years, 2 months. Sa fine motor skills, nakakasulat na ng pangalan kahit walang kinukopyan. Pang 4 na yun. Tapos napaka-cut na rin lang, sabi ng teacher. Sa problem solving, ito yung mga puzzles. Yung bilis niya dun sa naunang dalawa, naabot yung pang 3 years, 7 months. Last time kasi hindi niya gaano, kaya parang pang 2 years pa lang. Hindi ko pa na-test noon yung practical reasoning, pero ngayon, nag-count na siya kanina. Yung dito sa report ng school, yung identification, yung mga sheets, yung mga pre-academic concepts. Okay. Madami na siyang naiintindihan. So, last time hindi na-test kasi hindi pa siya sumasagot pag tinatanong siya. So, ngayon, 2 years, 7 months na. Practical exam. Dating na. So, yung ganitong restlessness, kailangan lang natin i-ensure na, syempre, yung strategies talaga dapat consistent. No? Yung pagkain, tamang pagkain. Yung tulog, 10 oras sa gabi. Tapos, babantayan dun sa tinatawag na yung silent sleeper. Cheese! Pang-5, gusto kong mag-recommenda ng supplement sa kanya, yung tinatawag na DHA. Yun lang yun, yung gel na niluguya niya o pinuputok mo? Hindi, yung sa healthy option po yung ano yung matigas, parang candy. Parang candy, gusto niya? Hindi. Parang candy na natutunaw. Okay, kung gusto niya yun. Actually, nung naluwa niya, titinikman ko, medyo iba pala yung lasa doon. Malansa pa rin siya pala. Malansa pa rin. Meron kasing liquid nun eh. May lansa pa rin yung ko. Yung liquid, actually, pwede mo rin subukan yung liquid sa healthy options. Meron silang liquid na capsule. Pag minuya, nun, may flavor naman. Kung ayaw naman, tusukin na lang kasi biga. Kung hirap siya dun sa candy, ito, yung capsule ganyan lang kaliit. Maliit lang siya talaga. Pwede niya pa rin nguyan eh. Tuloy lang yun, yung DHA. Very good yung progress niya. Pero ngayon na nasa early intervention siya, mas mabuti pa din na ano muna sa stress pa muna. Kasi ang goal natin eventually, ma-mainstream. Pero pag ganitong age yung preschool, dapat kasi sa ganitong age yung teachers pa yung mag-a-adjust. Yung makikibagay sa approach, kung ano yung kinakailangan para matutukan yung bata. Hindi natin pipilitin pa sila yung makikibagay kung hindi pa nila kaya. So, okay lang kung next year, dito pa rin siya kung happy naman kayo sa services nila. Kasi tinututukan talaga nila eh. Oo. Lalo pag hindi sumusunod. Kasi ayaw natin ng, kung sa ibang daycare kasi yan, ayaw natin at sayang pusa. Sayang ang oras. Oo, kasi hindi naman nila. Sasabihin kung ayaw, alam. Oo, ganun din pwede. Eh, siya, alam natin may delay siya kaya kailangan tututukan siya kung ayaw. Kasi minsan, kaya ayaw dahil hindi pa kaya. O kaya ayaw dahil hindi pa focus. Lang niya. So, ang kailangan tinuturo, mag-focus. Tsaka kung paano gagawin, kaya tutulungan. Okay, so ganun muna. Tapos ang follow-up niya, mas mahaba na. Mag-iba na lang kung magkaroon ng problema. 9 months na, hindi na 6 months. Tapos later, na yung ano nila nung 1 year na spend. Oo, ano na yun, first quarter na. Gusto ko siyang makumusta sa first quarter nung second new school year. Mag-iba na lang kung may problema. Hopefully wala naman. Mm-hmm.
Kasi na-establish na natin na yung progress na steady. Steady naman. Okay. Tapos hindi naman severe yung problem. Yung na lang yung kamay niya. Yung na lang, no? Tsaka... Shhh! Nathan! Actually, ma-approve lang yun. Huwag yung pinapagalitan. Okay. Kasi, sa ngayon, may purpose pa yun sa kanya eh. Expression niya ng happiness, or yung self-stimulation, yung pangpasaya niya sa sarili niya. Sa pinapag sumasayaw siya, ayun na sumasayaw. Hindi yung katawan niya. Ayun na sumasayaw. Pag biglang may sounds na nakakasayaw nga. Mapapalitan din yan. Mapapalitan. Kung madami na siyang alam gawin, madami na siyang bagong paraan ng paglaro, yung mga mannerisms na ganun, isa na mawala. Pero syempre, posible din naman mapalitan naman ng ito. Ay, oo, hindi. Kasi yung ibang klase niya ganun nangyari. Biglang na may bago na lang. Na wala na, bumalik lang nung nag-summer siya. Pero kapag enjoy niya yung ano nila, yung activity, like yung pinag-paint sila ganyan, wala, bukas steam-steam. Basta yung super enjoy siya, wala talaga. Tsaka yun na, kapag meron siya sa, pag nasa activity siya ng team, tsaka pag meron na siyang ibang alam gawin, hindi na niya kailangan mag-steam-steam. Ready na siya mag-speech. Oo. Ang bilis na niya ng ano eh. Ready na yung mag-speech. Lalong-lalong. Actually, hindi ko... Wait! Ready na siya. Last time kasi hindi pa nakikinig eh. Kaya sabi niya sinusunod yung... Hindi pa kaya mag-speech. Hindi pa gumagaya. Eh, ngayon nasasabihan mo na si... Yung gano'n. Napapaulit mo na sa kanya. Tapos tumitingin na siya na... na nakikinig. So, ready na ito mag-speech. Medyo tinutulungan din kami ng auntie niya na kumbaga nag-step through na siya sa speech. Sa speech. Oo, kaya hindi, kapag nagka-speech siya, hindi yung first stage talaga na ganyan-ganyan pa. Kasi nagsasalita na siya, may description na siya, the boy is ganyan. Nakakalista na siya. Kaya parang 2-in-1 na rin. Oo, nag-basic language na si Oo. So, yung mga uti kasi kaya nila mag-basic language. Pero yung speech, talagang yung higher language na. So, although madaldal na siya, gusto pa natin ma-improve yan. Dapat magkwento na yan. Oo, ayun ang sumindi. Dapat magtanong. Dapat magsumbong. Dapat magdahilan na. Ayun, ayun so, na yung hindi. So, sana makaspeech. Pero dito sa parent-kid, may speech. Oo, kaya nang dalawa lang kasi yung therapist nila. It's super waiting pa. Okay. So, sulat ko na na yung first picture siya. Very good yung progress na. Ako po very happy. Malaki itong progress na ito. Saka steady yung progress niya. Talagang every time merong malaking progress. Wala naman wala namang nadadagdag na problema. Uh-oh. Pati behavior niya, sumasabay na rin sa pag-mature niya. Where? So, dati para siyang ano, 2 years old. Mm-hmm. Ngayon, 3 years old na siya. Wow. Almost 6 months. Sir. 6 months lang. Sir. 3 years old na siya. Isang taon na lang. Isang taon na lang. Bababa rin sa TV ha, sa iPad. Kasi nakaka-exceed talaga ng mga attention. John Nathaniel ba o Nathaniel John? John Nathaniel. Chips naman. Napasinate pa siya dyan eh. Ginagawa niya ba yan sa bahay? Hindi, wala siyang ganyan karoon. Wala kasing ganyan. Wow. Chandong. Oops.
Pero nung naalala ko yung one time na sa OT siya, ayaw niyang gawin, parang ganyan din. Tapos, edi tinawag ko yung teacher, sabi niya, Mami, magbabay ka. Sabi, kumbaga parang iiwan niya. Adi, baba, edi umuyak to. Grabe, wala pang isang minuto, tapos agad. Pero ang tagal niya bago ginawa, kung hindi pa ako magbababay, ganyan siya mag, ano, yung style niya. Style niya, parang pinetrip, naiiwanan. Kasi hindi niya alam, kaya hindi niya magawa. Hindi, ayaw lang niya gawin. Ayaw niya lang. Ayaw niya selective. Kaya yun na yung mga... Mga ganun ang bawal talaga ng school. Pag ayaw-ayaw. Ayaw-ayaw. Pero hindi naman kailangan paluin. Ibig sabihin lang, huwag ka lang dito. You count that? How many shapes? Six. Shapes. Oh, you count shape. How many? One? Shapes. You count one? How many shapes? One? One. Bakit ang gilas ka naman? Sige naman. Yung kwento naman ni Mami, nandito kasulat naman lahat eh. Sige, maniniwala ko kay Mami kasi... Kasi yun din naman sabi ni na teacher dito eh, ayaw niya. Oo, naunahan lang siya. Nita, no? Sige. Naunahan lang nang na-fascinate sa shapes. Wala, pero natin na. Ganun din naman kasi, eh. Sabi din naman ni na teacher yung mga nagagawa niya. Able to count 1 to 10, answer question, how many? Basic, identify basic shape. Write Nita. Ayun pa yung sa unang sem nila, kasi second sem na ngayon, oo. Kasi sabi, ayun na lang daw yung gamitin ko. Ay, first sem pa to, sa so ito. Tapos nag-level up na siya, yun lang, 1 to 1 na siya. Tapos buo na yung name niya. Yung ayun na lang, yung parang... Eh, ito naman nakakaroon naman na pala siya eh. Hi, tapos yung pangalan. Saka bye, yung pangalan daw. Pero ganyan ba sila? Nag-shake hands pa sila palagi? Ako, hindi ko sila nakikita yung shake. Sabi dito, able to shake hand when greeting with classmate with moderate less from. Baka sa loob? Kung ako. Kasi nalilingayan sila kasi. Huwag nyo na lang sa nanay. Sa yung mga, yung natural lang. Na high lang. Yung natural lang na high. Kasi may pagka-rigid sila eh. Kung ano yung natutunan lang yung ilang gawin. Tinadala nila sa lahat. Oh, kaya kung mag-shake hands sa classmate, hindi naman natural yun. Kung mamalas. Mamaya, hanggang matatawa ka naman kung high school na siya, tapos mag-shake hands. Kaya hindi lang maganda yung ginaganito yung ulo. Kasi yung ibang bata, kakausapin ka, gaganyan yung ulo mo. Tapos may nakikita ko, siya sa sarili niya, gina-ganon niya. Gina-ganon niya ba? Oo, doon sabi, oh, bye-bye, gugunit, bye. Hindi siya nagsasalita, ang ganda niya gina-ganon niya. Mas maganda, hawakan mo yung kamay. Mas natural yun. Hawakan mo lang, tapos tatapat ka lang. No, yung ball. Bye, ball. Bye, ball. Bye na, ball. Sit down na lang sa chair. Sit down, chair. Sit down na lang. Bye, ball! Babay ka na dyan sa shape! Ay, nako! May mga kung gusto niya na ano, chicken dry. Oh, how many shapes? You count one? How many shapes? Nathan, count! One? Madali, one? One. You come. Two.
Pinag-stop ko pala siya ng milk. Kasi parang napansin ko di ang breakfast niya di ano no. Itlog, kanin, gatas. So, parang sobrang kulit nito lagi bago pumasok. Tapos tinry ko nung dito may gatas niya. Ano, nag-bearball na lang siya ngayon eh. Yung pinag-bearball na lang. Tinatabangan ko naman yung timpla. Pero parang ano pa rin eh, ang kulit eh. Oo, tapos inalis mo. Medyo oo. Tapos tinanong ko sila sa sped, sabi ko, did you like, ano ba? Nagkulit sabi niya, parang yung mami, hindi na masyado ganyan ganyan. Hindi ko na talaga tinuloy. Kasi meron naman mga substitute, ang habol naman natin sa milk. Calcium, sugar, protein. Pero kung na bibigay mo yan sa ibang food, ano, malunggay, yun nga lang. Sa gulay naman. Ang rich sa calcium yan. Mga gulay na rich sa calcium. Malunggay, broccoli. Protein sa egg naman. Ayun, okay. Si egg naman siya. Ayan! Hala! Bye, Nathan! Bye, Nathan! Yung saksangay mo na naman sinabi, ah. Nasasabi niya nito. Tsaka nga naiiwan eh kapag ang tagal niya magsaks eh. Small yan, small ball.